yung parang dinadala ni Echo hanggat kaya pa. Hanggat kaya pa. So tama si TikTok, no? Habang mainit pa, kasi nasa winning condition kami, gawin na natin, gawin na lang natin ang gawin yung win. True. Wala na guys, pasensya na kayo kung Echo na mismo yung pinag-uusapan namin. Kasi nga, on paper, ang Lao eh, medyo kulang pa yung XP sa kanilang region. So, given to na, alam nyo na dapat yung script. Kumbaga, alam nyo na yung script na Echo mananalo dapat dito. Well, we were waiting for a different different way of utilizing their draft. Kasi sabi mo, panalo sa draft. We were waiting for some kind of execution na paano mo maka-counter ang Echo, because at some points even some teams na hindi natin na-expect ay pwede makaisa sa Echo. Oh, yun nga eh. Tingnan natin. Pwede, may mga team naman na kaya, actually hindi naman ganun ka, ang ibig ko sabihin hindi rin invincible eh yung Echo eh. Na nabubutasan sila. Kanina sana nga nung nakita ko yung picks ng Ibo. Pero it's all about the execution. Sinabi nga ni Carl, basic kami Kuya Manjin, pero ML na ML kami. Yun nga yung gusto niyang sabihin. Na compi picks. Pag binigay mo yung compi picks sa kanila. Correct. ML na ML talaga ang galaw. Once you know your ABC 1-2-3, you know the Doremi. Tama. May wow ah. Literature and music. New music, nursery rhymes. Yun yung simula na, it's all about the fundamentals. Sabi mo, Kuya Manji, fundamentals. Oo, fundamentals eh. Echo, it's all about how they usually play as a team na parang kailangan hindi lang isa pwede mag-shine. Like, everybody could really work as a team na... Chemistry din to eh. Chemistry actually works. Dahil din to sa mga basketball eh. Ay, oo. Kita ko yung basketball nila nun eh. Kita ko yung mga moves mo dun eh. Moves ko eh. Iba ka mag 3 points. Eto, ulitin lang to. Yuzong. Ay hindi, nakuha na pala yung ano, yung Fredri ni Carlito. Pwede. Oh, diba? Yuzong. Yuzong, ay! O, ban mo Chow dito or knockout Chow ka. Okay. So, knockout Chow mo na yan. Nilabas or Atlas. Si Ate Kadits. So, well, kung XP lane na, kasi kanina nakita ko sa unang match nyo, ginamit na tank si Ani, si Arlott eh. Ah. Diba? Oo. So parang... Nang Onyx. So dito, we can still... Ito na mga kapwa Pinoy natin. Present. Present na present. Walang kabayas-bayas. Front row seat mga Pinoy. Ay! Akay. Ano yung Akay ah? Ah, pwedeng hero pala ni Yawi tong Kadita, so pwedeng wag na pala mag-show. Hanap na lang sila ng bago para kay Sanji. Oh. Mga Parsa. Climb. Wala nang ibe, bilan yung ide. Oh. Dalawang kasing players ng Echo pwedeng gumamit yan as on description and also history. Yung Kadita, pwedeng maging roam din. Oh, kay Yawi. Roam eh. Kay Yawi eh. Nagiging maingat din sila sa ano eh. Sa last two picks ng Team E, which is draft number one na naging lamang sila dun. So, understandable. So, Farsa, they're expecting na yung Kadita na to kay Yawi. Ako, expected na ata nila na Yawi Kadita na to. Sa totoo lang, pwedeng magpakita ng something yung Echo dito eh sa game. Ayan na, Novaria. Binan yung Novaria. May chance din mag-Novaria pala si Sanji. Oh. Paano kaya pag binigay mo kay Sanji yung sobrang long range na hero? Galing niya na pumesto, tapos may Novaria pa. Nung trinay ko yan, yung Novaria, oh, magiging problema siya sa late game. Pero in terms of early game, you can do a lot of ways to be a utility hero na kung hitbox, kumbaga mostly positioning ng mga teams, kailangan malaman. Yung mga last hit, oh, sa poke, malakas eh. Pero kung mismo sa burst, medyo eggles siya. Kulang pa, pag early. Pag early, kulang pa. Pero kung mga long range, ikaw, nagbe-Beatrix ka, sniper, feeling ko, dapat bagay din to sa'yo yung mga ganito mga long pwede range. Pwede eh, no? Oo nga. Ayan na, Kari, ang pinili ng Ibo. Ano ngayon ang pipiliin ng Echo? Wala pa silang carry. Beatrix! Beatrix, open. Oo, Beatrix nga ata to, boss. Bea, ban kasi yung 1-1 eh. So, Bea Melissa. Respect, para kay Benny Cutie. Okay. O anong hero ni Yawi kaya? Hindi, Kadita na ni Yawi. Kadita to na eh. To, Yawi na. So, pwede tayo pag-usapan yung kay Sanji. So, kung mid lane. Wala ring Parsa.
Xavier ayun, Okai. Okay, hindi tama ka. Oh, Choka dita. Si basic nga. Na. Oh, basic. Okay, ako yung nag-overthink. Oh, pag-eko ang kalaban mo, wag ka mag-overthink. Basic lang. Basic lang dapat tama, Sanji Kadita. Basic lang. Na, ano sila dun, ha? Yung dun sa pagbanta ng Novara tapos sa Farsa. So, Eko ang nagpatunay na hindi na kailangan ng fancy-fancy sa drop eh. Kung ano lang yung comfy mo, laruin mo yung laro mo. Basta sobrang lakas ng laro mo, di ka kaya talunin. Wala silang binago eh. Wala, ganun pa rin. Oo, ganun pa rin yan eh. Ilang legendary yun, lima. Kay Benny Cutie back in season 11. Hmm. Na legendaries mula kay Daddy Benny. Akala ko yung Daddy Benny pa lang. Daddy Benny. I mean, ang ibig ko sabihin, Daddy JP pa lang, matindi na yung mga show na galawan nila. Paano pa kaya pag naging kampi na ni Daddy Benny? Ay, oh, si Daddy, para ano, miss. Si Daddy JP, nag-show din yan ng M4, ah. Oh, show din yan. RJP pa nga tawag dyan, eh. Ano? Ngayon, pinamana niya na kay Yawi, kasi favorite din ni Yawi yan, eh, ang show. At ito rin yung Echo Championship skin. Biruin mo, naulaan natin yung drop. Oo nga pala. And then, Echo Championship screen. Nahulaan natin eh, na pwede pa mag-show. Akala natin Kadita na. Kadita. Akala ko, itong pick ng Echo, may gagawin silang something new. Na Kadita Yawi, tapos something new para kay Sanji. Kay Sanji. Kaso inubos yung lineup ni Sanji. Uy, bumalik daw si 21 August. Binalik ba? Si August 21. Ay, si 20 August. Naglalaro daw. Nag-sub, kaya pala matagal kanina. Ah, okay. Oh. So, ito yung pwedeng gawing, again, double-edged sword ng side ng Team Lao. Dahil nga may dalawa silang roamer, pwede silang mag-switch. Kumbaga, magkaroon ng variation ba sa side ng Echo? Dahil nga, pero masyado na lang, I think early to be used for. So, let's see kung how 20 August will adjust sa naging problem ng game number one. Si Nomnim kasi yung kanina, di ba? Yeah. Siya yung pinalitan. Ah, baka naramdaman din nila ay bakit ayaw mauna ni Nomnim. Siya yung digi eh. But ayaw niya mauna. So ba siguro sabi ni Coach, 20 August, wala kahit wala pang August. Halika na. Ka muna, dito ako muna sa June. June ka muna. Dapat 20 June yung pangalan nito. Wala na eh. Wala. 20 August na eh. Pwede sila mag-August rush dito kasi mid lane yung ano nila eh. So yung Faramis, so pwede. Oy, pero yung personality ng side ng Team Evo or Team Lao, ano yan? Ano lang, chill lang sila, mga humble din chill lang mga sila. Mga tropa yan. Laos, mga tropa yan sa, ano, sa SEA Games. Oh, tropa natin yan, yung Lao Esports Committee. Kasi talagang ano sila, gusto nilang i-promote yung esports sa bansa nila. Yeah. Ako masasabi ko, mas malakas yung esports sa bansa natin kaysa sa bansa nila. Kaya very honored sila na nagiging parte ng SEA Games, MSC. Kulang lang yung XP kasi nga bitin yung support eh. Yeah. Sa bansa nila. So ngayon, dahil dito sa mga MSC opportunities, lumalakas na lumalakas. True. So there's only way na side ng Evo, kailangan din nila i-build up yun. Build up, take XP. So there's no surprise na they're also trying. Kasi ngayon, since switch nila si 20 August, ito yung mga... Kahit June. Ito yung... Pwede natin yung pag-usapan na yung mga key players. Ayan sa side ng Lao. Si Carl TZ pa. Oh, grabe naman, Carl. Grabe ka naman, Carl. Umaamba pa ng mga stun. Kulang na lang mag-set up hero si Carlito. Oo nga eh. Yung ginagawa ng utility ngayon sa mga heroes niya, well, there's nothing new, pero one thing also, inaakit din yung mga numbers kung paano magkaroon ng kumbaga tank damage din. Nasa kanya, op! Carl TZ and Sanford 2. Okay. Isa-zone lang muna ni Sanford si Your Name. Pero si Carl ay nandito. Pinabanatan si Upper. Yawi with the Way of the Dragon. There you have it. That ultimate from Carl. Finishing Upper. At mukhang may bonus pa na Turtle OSX. Ayun. Sinubukan sanang gamitin ang ultimate ni Sanford. Ni side ni Aji or ni Sanji. Kaso nga lang, ang bilis na burst down ni Sanji mismo si Aji. Hindi nga sila nakalapit dun sa ano eh, sa turtle pit eh. So that's one thing also na hindi nila nagamit hindi din. Hindi pa nga namatay. Actually, nabuhay si Aji dun. Oo. Si Upper pa yung napuruan kasi siya'y naiwan. Napapula niya agad si Aji. Kaya walang nagawa yung Evo para malapitan yung laban. Ayun, biruin mo. Dumadash pa lang si Yawi. Naglalagay na ng Splash Island si Sanji, ganun ka kabisado ng Echo yung hero nila ngayon. Paano? Yung lahat ng splash, lahat ng naging bakasyon nila for sa swimming. Lagi lahat. Swimming eh. Enjoy na enjoy. Kahit yung Enchanted Kingdom nila sa ano sila eh.
Yung bumabasang tubig na roller coaster. Oh, yung wave pool. Suking-suki yun. Oh, si Aji, down na naman. Okay, ultimate for the Paramis. The altar is not gonna be enough to kill Sanji. At nako, parang pwede na tayo rumekta sa dessert nito, OSX. Ayun. Dessert na may extra kuha na rin ng fruits para healthy. Oo, mukhang dessert na ata. Hirap nito ha, pero course. Kailangan pumunta ni Evo sa main course dahil kung kailangan nila i-activate, si Biston yun. Si Biston na kailangan dito humarap. Pero kung pag-uusapan natin ng Golden matchup, Daddy Benny, ang ganda mismo sa laning na kanina, yung TP. Ang taas na ng confidence kaya ng Echo kanina pa lang sa kill ni... Yung sa pag-burst down ni Sanji, sa taas nilalabas na yung ano eh. Dinadaan na ng Echo sa ano to. Ay... Sa tikas, ayun, biruin mo, kinokombo na. Nako, nasira na yung mindset ng Evo. Dessert na nga to na may prutas. Kumbaga, two-time dessert na Echo dito sa isang main course. Nag-second round na to? Second round na to. Actually, oo nga, no? Tapos na pala yung dessert. Second round na to. Second round. Kumbaga, sa buffet, kahit nagkanin ka, ano, rumektak, nag-double rice ka na. Double rice, ha? Inintay mo na lang may magsabi sa'yo na last order na po. Last order. Oras na lang inintay nila para matapos. So, sobrang confident na ng Echo sa moves nila dito. Parang disoriented na yung Evo. Ang hirap din kasi. Paano mo ba? Dalawa sa taas. Pero ngayon, apat. Sige, yawit. Pwede nga pa nga ni ba? Op. Okay. Yun. May onting kill ang side ng Evo doon because of the health drawer. But, Echo... Kailangan lang, wag lang nila paglaruan ang kanilang pagkain. Lesson yan. Yeah. Oo. Mahirap din, pangat din kasi. So, kung nandun na yung food sa table. Wag mo paglalaruan. Wag mo na, consume while it's hot. Consume while it's hot. Mahirap na, kasi mamaya kung lumamig yun, kailangan pa initin. Pero nakita na natin lang beses yung combo kasi na ito eh, yung double petrify. Ay, oo. Ito rin yung ano eh, pinanalo ni Flap eh, yung Yuzong petrify, tapos may kadita. Ay, oo. Iba yung moment na, hindi ka makakalimutan yung moment na yan. Oo, eh, bumukhang sinasabi ng Echo, kaya din namin gawin yun. Ayo, do yan, Sanford and Sandy. Kumbaga, yan yung Mario at Luigi ng Echo. Rio and Ken, Mario and Luigi, Kardashian, Sisters. Oh, yan, yung mga Green Hornet. Name a better duo, Batman and Robin, yeah. Dwayne Wade, LeBron. Lahat, listan nyo na. Oo, nanduo. Ay, pwede nating makita dito kay the Sansan combo. Ayan, pinalibutan na si Biston. Ayun lang. Ay! Way of the Dragon na pinasabang Jeet Kune Do. O, mapapalayo ha. Pero ngayon, 20 August to the rescue. 20 August to the rescue. Tari, dalawa. Nandito na si Aji. Finally, mauli pa ang Echo dito. Maiwan si Carlito. Carlito, si Nipa. Ay, nako, si Kuya Carl ang nabigyan. Naiwan si Kuya Carlito. Oh. In advance, kaya pala pinapabalik si 20 August eh. Oh, yun naman pala eh. 20 August naman pala eh. Ay, yun naman. Yung Evo may, nako, naapipitas ang ating mga pambato na naiisa-isa. Pero may pambawi si Yawi dito. Yawi, combo with Benny Cutie. Pero nakakabawi pa rin eh. Confident si Benny Cutie dito. Dashing flicker in. Grabe ka naman, Kuya Benny. Pero kaso, kailangan nilang respetuin dito yung Akai at si 20 August. Echo giving away kills. Para sa side ng Evo, can Evo utilize those kills? Kailangan nila ma-convert yung kills na yun into a lead. Yeah, yun nga eh. Pero ngayon, ang ginagawa din ng Echo, sinusubukan din mag-trade. Eyes on Benny Cutie, kailangan din i-up yung damage. Pero habang nangyari yun, Carl Tease sa taas. Libreng turtle. Although, maganda ginagawa ang pwesto ni, ano, ah, ni Evo. Most of the time, eh, si maganda August. Din time. 20 August pala yung sagot. Up. Si 20 Sanford. August pala yung sagot. Pero sabi ni Sanford, laban na lang daw. Itutuloy-tuloy pa rin ang Echo, ang Baragan, Echo Express plus the Bennett's Rage. Yawi and Benny Cutie doing the work for Echo. Ang daming option ng Echo dito para sa kanilang combo. Benny Cutie popping those machine guns. At ngayon, wala pa rin mako-convert na lead ang Evo despite of getting kills na mga libre. Sa mga, pwede ko na natang sabihin eh, may onting asim yung Echo eh, yung mga flicker ni Benny. Yeah. We could say, usually, di naman natin nakikita sa kanya yun eh. Hinihintay din actually ng Evo na gumamit sila ng resources na mga ganun. So, they're trying to have a way na para, sige, comeback natin once bumigay sila ng unang baraha. So, one thing also nakita mo doon na sabi mo na, paano lalamang yung Evo? Habang fino-force ng tatlong member ng Echo, ang member ng Evo doon sa mid lane, eh nagpa-farm sa taas si Biston. So, either way, they're trying to look for an answer sa late opening, game. Oh, opening ba to? Pero si... sakit. Aray. That is a Fredrin and a Kadita na kumombo.
usually kailangan mo ng isa pang finisher diyan eh pag Fredrin Kadita na ano eh. Well, parehas naman palang version pero kasi parang ano eh dalawa pa lang 'yan. Usually na buhay dapat eh. Oh, grabe pati si Sanji nakakill pa ng isa. Binuhusan lang ng tubig. Oo, binuhusan lang ng tubig. Di pa nga mainit 'to eh. Well, tama ka nga kung fundamentally kailangan ng isang finisher pero sa duo ni Sanji ka ni Carl TZ, they're trying to convert din to trades. Kung oh, kung kaya na yung ganung kill sa ano pa lang sa Kadita tsaka Fredrin pa lang. Paano pa kaya pag nandun pa yung Beatrix? That's the point eh. Dalawang heavy artillery utility. Well, burst lang naman yung Kadita. Utility type si Carl eh. Yeah. At kaya nilang mag-burst ng ganun kakunat. Ibig sabihin, bad news para sa side ng Ibo. Yun. Yun yung kailangan na problemahin. So, we also noticed two members ng Echo ay nagbantay din sa bush, sa gold lane. They're trying to bait and beast on din eh. Kasi sabi mo nga, paano na-utilize? Nagsisneaky-sneaky din na kumuha ng mga farm din sa taas yung mga wave clear. Kaso, so, pumapalag ngayon. Oh, Carl TZ na sa harap. Biston. Okay, taunt coming out from Carl TZ. Those are the setups from Echo with the Petrify na magmumula kay Sanford. Makakuha sila ng isa. Si Biston na ngayon ang wala. Subitin na yung damage output ng Evo dito. Si Aji ngayon ay mag-out. Habang wala na rin ang kanyang kampe, 20 August, nag-spawn na lang. The oh. Snipe will hit your name. Anong pangalan mo? Yun ang tanong. Mamili ka. At nako, tinayuan pa ni Yawi. Ayun lang na hindi pinauwi sa base. Hindi na pinauwi sa base. Echo now owning Team Ibo. This game is going one-sided, OSX. Echo on the lead, almost 6K. Gold lead against Evo. They're looking for a late game answer, which is kay Biston. So, on to this point, si Evo, kung kanina, paano siya makapunta sa mismong main course, sinusubukan nilang skip pumunta sa dessert para ma-energize. Oo. Well, kung pag-uusapan natin energize, to more into context, kailangan nila na objective para ma-convert into monetary or kill. Pero ngayon, Sanji, ha, hindi na nga siya they're trying to check on the bosses side ng Evo eh. Nako. Nilalure na nga lang sila ng Echo sa mga ganito eh. Oo, nire-recola na ng Echo. Pwede na nating sabihin na this game is over sa mga ganong type ng recall ng Echo unless may mangyaring himala. Pero sa mga ganito na nire-recolan ka na ni Sanji, wala na tayo dapat ano eh. Sugarcoat. Wala na. Hirap din kasi. Oo, kumbaga abugbog gaming. Diretso. Yeah, OSX. Paano makasidedepensahan? Oh, heavy spin. Pinalayo si Carl TZ though. Pero magpo-push ang Echo. Depensa ay humihina na rin sa side ng Evo. May Lord pa sa baba. Okay, Echo coming in with the conceal. Pero wala silang gagawin. As Team Evo will try to be patient once again. Hope for a miracle with this Varami's pick. Stampede lang siguro ng Stampede, pwede na eh. Kaso yun na yung Dragon. Ayun na. Petrify sa apat. Pero ngayon ng Echo, gusto na rin kumuha ng isa. 20 August, nakaiwas pa doon. Pero Benicutin, nakuha ng isa. Your name falls down, Aji. Bigyan mo pa ng dalawa. Benicutin, dalawa na rin. Present na sa base ang Orcas. Dalawang Torrent lang na outside ng Evo. Dalawa ang down para mga depensa sa base. Gutom na ang Echo. Gusto na magpapalit ng ano? Ng Cambodian Real? Oo. Barang di sila nakapagpapalit ata, maghahanap na ng money changer. Kailangan. Oo, parang ano na to, Kuya mo OSX. Kailangan put na this one in the bag, balik na aga hotel. Pahinga na, kailangan siya pagulit. Na ata, oo. Balik na sa buffet. Mag-book na ng tok-tok sa Cambodia. Okay. Tapos ata, boxing, 12 minutes, 16 to 7. I think ito yung game na pwede nating masabing one-sided talaga. No sugar coating. Yes. Yung Benny Cutie na ganong flicker, hindi mo nakikita kay Benny yun. Yeah. Hindi yan magpi-flicker ng ganun kung hindi niya alam na safe. Eh kung sabi nga niya, siya yung nakikita nating marksman sa MPL Philippines na nagpi-flicker sa kalaban. Ngayon, ginagawa niya. Ginagawa niya kung kalkulado niya. So, this only tells Echo is on a full round confidence na kaya nilang mismong i-dominate yung buong game. Almost half ang score. Oo. So, nakikita niyo on screens. Immortalities, present na rin. Yawi, oh. Naghihintay nila magandang angle. Pero 20 August, nasa bush. Owned na owned ngayon ang side ng Evo. Still, props to this team for showing up
And still manning up against the M4 World Champions. Pero mukhang ano talaga eh. Minsan may katotohanan talaga na isang team ang pinakamalakas at ngayon pinapakita ng Echo yon na ito ang ating unang ulam. Yeah. The Apex Predators first prey. On our headline, Flicker combo mula kay Yowie, Jit Kondo, Way of the Dragon. Ito nga ang simula ng laban. Pero Cutie, binombahan. Walang naging trade ang side ng Evo. Your name, paalis na nga din. But Sanford on, from the Black Dragon form. Dalawa ang tinatargeted ko si Aji. Kinamit ang Black Dragon form para makabalik sa base. But Pero Cutie takes down your name. Dalawa na wala. Oh, side ng Evo, hindi nakalapit doon sa Lord. This reminds us of the days ng MPL Season 1 na kung saan yung Aether main ay hinahatid na lang din yung kanilang kalaban sa base. Echo wants to end this. Maaga-aga pa. Maagang dinner. Ang pwede nilang makuha. Mukhang masarap mag-seafood dahil masarap ang seafood dun sa tapat ng hotel nila. Ayan, chibog na ata ang gustong gawin ng Echo after this game. O tamang gala muna sa Aeon Mall, no? Tama, tama. Marami pa namang pwedeng puntahan dun sa Aeon Mall, no? Dami kang makikita dun. Madami kang matatry ng mga foods. Oo, kape-kape muna. Third floor yun eh. Yung maraming foods eh. Third floor na lang muna ang Echo dito sa laban na to. Hindi naman ganun ka-own. Pero makikita mo na kapag piniplikiran ni Benny Cutie ang kalaban sa harap ng tore, pwede mo nang sabihin na tapos na ang laban. The first catch, the first meal ng Apex Predator sa food chain ng MSC. Grabe no. 2-0 laban sa Team Evo. As expected para sa group nila na sila ang magdo-dominate. Easy, pan-easy. But still, props to Lau. Maraming salamat, of course, sa Lau Esports Committee. Mga tropa natin yan. Yeah, tama. Tropa natin yan. Mga tropa natin. Yung personality din kasi sila, yung mga humble lang din. Humble and chill lang sila. Oh, alam Lau nila na give respect where with ano, kumbaga give credit where credit this is due. Yeah, tama. And here's the handshake, Kuya OSX. Ayan na. Pinangunahan na ni Yowie ang ating mga fist bumps sa side ng Team Evo. And ang ngiti pa rin. The respect is on the world. They are the world champs. The MPL Philippines Season 11 champions. Ang ngiti ay ngayon ay lumalabas sa side ng Echo. Parang nasira yung ano nang ano eh, nasira yung mental fortitude nung Lau after game 1 eh. Yeah. Hindi na sila nakapaglaro nung game 2 eh. Oh. Hindi na nakapaglaro eh. Hindi si Nomnim. Oh, eh. Hindi na, we're expecting Nomnim din to show up kasi para sa akin masyadong si maaga na ano eh. Si Coach siguro sabi. Oh. Mamaya ka na muna, 20 August. Tapos, August, kahit June pa lang, hindi ka na. Dito ka muna. Team June ka muna. Team June. Uy, pero secret weapon nila kasi yun. Yung double roam setup. Double kaso nga lang, medyo ano eh. Medyo naging eagles din in a way. Pero still, GGWPs para sa Lau. May laban pa sila. But Echo, trying to dominate this bracket. Ate Mo Chantel, paki-breakdown nga. Orcas dominating the scene at sa unang laban nila sa MSC. Maraming salamat OSX and Manjin and Echo Express again. Mabilis na, mas pinabilis pa doon sa ating game number 2 at hindi na nila hinayaan pa na extend pa ng kanilang kalaban ang ating serya. Again, for Echo, alam nila kung anong strengths ng kanilang team and at the same time, alam naman nila ang weakness ng kanilang kalaban. Kaya nangyari dito is from point 1 up until the last point na kailangan nilang gawin para manalo against Team Evo ay na-execute nila ng tama. And without execution alone, nahihirapan yung Evo. It's as if ay hindi na sila makagalaw doon sa mapa na yon. And again, para sa ating larong to, may mga highlight plays tayo nakita. Pero isa sa mga pinaka-highlight ng laban na yun ay naging performance ng ating Smart MVP. Walang iba kundi si Benny Cutie. Narinig natin kanina from our casters na Benny Cutie ay ginagamit na niya ang kanyang flicker. Makikita natin si Benny Cutie sa ating screen. And yes, Benny Cutie did play na
more on the aggressive side na na Benny Cutie ang ating nakikita doon. So for Benny Cutie to be able to use that flicker, it means that in terms of items ay lamang na rin siya sa ating or sa kanilang kalaban. So with a 12-1-2 KDA with a Beatrix, knowing that this is a signature hero for Benny Cutie, naging madali para sa kanila na talagang pigilan ang kanilang kalaban. Ito naman sa ating highlights actually for Benny Cutie at the bottom lane. Kanina medyo nahirapan nung first game, but this time around it's just Benny Cutie with a double kill. 6 minutes pala na ating laban at dumire-diretso pa nga at around 9 minutes. And again for Team Evo, usually we see a Faramis na parang more on the defensive side, yes, ang Faramis. Pero kasi, ang nangyari talaga dito is literally defensive for the side of Team Evo. So, may mga moments kung saan ang counter din dito ng side ng Team Evo ay talagang ginagamit lang to save the Faramis itself. At hindi na nakaka... yung range na hindi na umaabot doon sa mga ibang players. So, sinasabi natin, flicker for Benny Cutie. Again, with the flicker plays, instant plays, actually using the flicker and the biglang pagbitaw ng mga bullets from Benny Cutie, it's just pure confidence for Echo. Kaya naman na 14-minute game time pa lang ay talagang lahat ng mga players ay nandoon. But of course, kudos pa rin to the constant communication and kung paano gumagalaw fluidly ang side ng Echo nung game na yon. Alam nila kung paano talagang i-amplify ang isa't isa. At kung tignan natin dito, item choice or item build of our players. Full item for our MVP in just 14 minutes. Imagine the gold. Actually, si Kyle Easy, meron tayong tatlo na naka 5-digit gold. Imagine, si Yawi ay naka 13k gold doon sa laban na ito yun. So, wow! Anyway, for Echo 21-8 in that 14-minute game time, it's as if Evo ay talagang hindi na nakapunta doon sa mga pwedeng pwesto na kanilang ikutan. At para makahabol sana yung kanilang marksman na si Biston. Actually, for Biston, maganda yung item choice niya. It just so happened that if you're up against Echo at they're on the lead in terms of positioning, mahirap talaga makahabol. Kasi even on those pokes against the players of Echo, ay talagang kitang-kita na hindi pa ganun kasakit ang damage. Kasi kailangan din naman talaga nila ng added na burst. And the burst na kukuha na talaga nila supposedly is yung doon sa Valentina. Pero Valentina kasi medyo mahirap kung hahanapin pa niya si Sanji para mahanap yung rough waves. Anyways, overall team statistics and team performance ng side ng Echo magkakalapit. So average ito is around 65. De joke lang, kayo nalang gumawa ng math. But yeah, for Echo, talaga magkakatikit. So ibig sabihin, magkakasama sila doon sa mga pwedeng point of entry against the Team Evo. So this is just the first game ng isa sa mga Filipino teams natin, Filipino reps dito sa ating tournament. And Echo dito ay talagang prepared doon sa kanilang kalaban. And the usual play pa rin, of course, doon na sa Team Evo. Again, guys, napakaganda na ating mga na-enjoy na laban dito sa MSC 2023. Pero pwede nyo din i-enjoy ang power na smart when you switch to smart without changing your number via mobile number portability or MNP. Kailangan nyo lang